Biyernes Santo ng Pag-aalay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John, chapter 19, verses 28 to 30, and I read it for you. After this, when Jesus knew that all was now finished, he said, "I am thirsty." A jar full of sour wine was standing there, so they put a sponge full of the wine on a branch of hyssop and held it to his mouth. When Jesus had received the wine, he said, "It is finished." Then he bowed his head and gave up his spirit. Tayo po ngayon ay nasa paanan ng krus habang pinagmamasdan ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay bilang dakilang tanda ng pagmamahal. Sabi nga niya, nung siya ay nabubuhay, walang pag-ibig ang hihigit liban sa pag-aalay ng kanyang buhay, ng kanyang sarili para sa kanyang mga kaibigan. At ito po ay nakita natin sa ating Panginoong Hesukristo. Inialay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Sino ba tayo upang pag-alayan ng buhay ng Diyos? Tayo na palaging nagkakamali, tayo na hindi natututo sa buhay, tayo na nagkakasala at lumilihis ng landas. Ngunit pinili ng Panginoon na tayo ay patawarin, tayo ay hilumin, tayo ay sagipin. At sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo, tayo ay Kanyang hinugasan at iniligtas. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay. Ang magiging tanong para sa ating lahat ngayong araw na ito, ano ang aking maialay sa Panginoon? Magagawa ko bang ialay ang aking buhay? Sa papaanong paraan mo, ipapangako sa Diyos ang iyong pag-aalay na ito. Maaring ito ay sa forma ng isang panata, isang pangako, isang pakikipagkasundo. Isip ka ng isang paraan ng iyong pag-aalay na iyong mapaninindigan at makakayanan. Habang tayo po ay nasa paanan ng krus at pinagmamasdan ang pagkamatay at pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon, marugdob nating pagsisihan ang ating mga kasalanan at ating ipahayag ang ating pasasalamat sa Kanya sapagkat minahal niya tayo hanggang sa kahuli-hulihan. Naway magawa natin siyang mahalin hanggang sa dulo ng ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong kaisa-isang anak. Inialay niya ang kanyang sarili bilang tanda ng kanyang pagmamahal sa amin. Kahit na kami ay makasalanan at nagkakamali, pinili niya pa rin ialay ang kanyang sarili para sa amin. Magawa nawa namin maialay ang aming buhay para sa kanya hanggang sa kahuli-huliang hininga. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag niyo pong kalimutang ilike ang video nito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Have a blessed Good Friday sa inyong lahat.